Umalo sa halos 1,000 ang tinamaan ng typhoid fever sa Tuburan, Cebu. Ayon po yan sa Region 7 Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH. Hindi pa man nasusolusyonan ang problema sa Tuburan, may panibago na namang mga kaso ng typhoid fever sa bayan naman ng Alegria. Makibalita tayo kay Vic Serna ng GMA Cebu. Mula noong huling linggo ng Pebrero, 14 na ang kumpirmadong kaso ng typhoid fever sa Barangay Ligaspi sa Alegria, Cebu. May 5 pang pasyenteng isinasailalim sa typhoid desk para makumpirma kung typhoid fever ang sakit nila. Pinakahuling hinihinalang tinamaan ng typhoid fever ang second year high school student na si Joseph Nieves. Ayon sa kanya, nakaramdam siya ng labis na pagod matapos makainom ng tubig mula sa gripo. Ote nakaingon nga, kon ba? Naloya ko. Na an attack si mana na pa admit na lang ko na kon ba di na, naniwang ko dagan na kay tambal na indaw mula ja la kumaayo ba. Apat na batang hinihinalang may tipus din ang naka-confine sa Reinhard Virgin Memorial Hospital. Paniwala ng mga residente ng Barangay Ligaspi. Bukod sa tubo ng mga gripo, nasira rin ang tubo ng ilang puso roon dahil sa magnitude 6.9 na lindol noong February 6. Ay, ragit sa puso. Matigulang na lang gani, may ginamit aning puso gani. Among mainom, wala raman po minaunsa. Ako mga bata, wala raman po. Ang ibang residente naman, naniniwalang hindi depiktibo ang mga puso sa lugar. Gito sa tubig kay tanaw nimo ang kwan okay man ang sa ilang gipuy-an gid tanaw ko murag boy problema. Nagsasagawa na ang lokal na pamahalaan ng imbestigasyon para malaman kung saan nagmula ang duming nagdulot ng typhoid fever. Vic Serna, nagbabalita, Pilipinas.